Hello again, I am your teacher Beverly Suarez and ngayon tuturuan ko kayo kung paano nyo i-access ang inyong Google Classroom using your phone. Okay, so let's say na meron kayong Android phone, isang smartphone, and Android siya. So, paano nyo i-access ang inyong Google Classroom? So, basically, after ng enrollment sa darating na future, ay ibibigay na sa inyo ang inyong class schedules. Okay? Kung kailan nakaschedule yung bawat klase, anong oras, and ang mga class codes para sa Google Classroom. Okay. Ano nga ba ang Google Classroom? Yan ay isa sa mga apps ng Google. Kung ikaw ay may Gmail na malamang meron kung may Android device ka, kailangan mo i-download mula sa Play Store ang Google Classroom. Okay, pag na-download mo na siya, you might want to log in kung hindi ka pa naka-log in dyan. Okay, and then, paano ka mag-join ng class? So, kung first time mo to, wala ka pang classes talaga na nandyan kasi hindi ka pa naman naka-join dahil first time mo nga, di ba? So, hanapin mo kung nasan ba yung papel na binigay sa akin nung nag-enroll ako. Ito yung mga virtual codes or class codes. Ngayon, kiklik mo tong upper portion, yung may plus sign, dyan sa may taas. Click mo yung join class. Okay, join class kasi jo-join ka ng klase. Hindi ka po mag-create ng class kasi hindi naman ikaw ang teacher. Okay, so kailangan join class. Then, sample lang to. I-type mo yung code ng class, anong tawag nun? Class code na nakalagay dun sa enrollment form mo. And then, click join. Okay, so hintayin natin siya. Makapag-join. Ayun. Nandiyan na. So, iba't ibang subjects yan. Makikita mo lahat ng classes mo. Depende kung ilan ng classes ang ginoinan mo, no? So, this is the sample class ng CSS. Nandyan, halimbawa yung section, pipindutin mo lang yan, ma-access mo na yung klase. Ngayon, meron tayong tatlong parts dyan. Itong mga nasa baba na yan, yung stream, yan ay yung mga announcement ko. Parang timeline yan. Okay, wini-welcome ko lang dyan. Welcome! Ganyan. And then, lahat ng mga pa-announce ko, nandyan din. For example, ano itong expectations for online learning? Pag pinindot mo yan, may attachment. Ano kaya itong attachment? Tapatingin nga. Ah, okay. So, ito naman, yung mga expectations ko pag kayo ay nasa virtual class ko. Una-una, be on time dahil by schedule tayo. Kung ano yung schedule natin, mag-online na kayo niyan. Hindi naman tayo all the day, every day, online. May mga schedules na tayo na ifa-follow. Okay? Second, check your email. Okay? Maganda na rin bumisita sa inyong Gmail. Buksan nyo naman ang Gmail nyo. Okay? And, ayun, to check before your first class or at multiple points of the day. Baka may pa-announce si ma'am or sir. Number three, dress in school appropriate clothes for your online classes. Lalo na kung mag-online meeting. Okay, para sa akin, kung gusto nyo mag-uniform, yung mga blouses and polo, okay lang. Regardless kung kayo ay naka-shorts, naka-pajama, hindi ko naman makikita yung pambaba nyo. Kung gusto nyo mag-t-shirt, okay lang. Kung gusto nyo mag-polo shirt, okay lang. Huwag lang po kayong mag-sando, mag-spaghetti strap, nakahubad, mag-bikini, bawal yon, okay? Next, number four, keep food or drinks away from your devices. Mas maganda kung wag naman kayong kain ng kain habang kayo ay nag-aaral. Okay? Kahit nasa bahay yan, gumawa kayo ng inline na to sa number 5. Yung mga devices nyo, put it where you can focus. Something na malayo sa kusina, malayo sa mga pamangkin, mga kapatid na maliliit, malayo sa manok, sa aso, sa maingay. Well-lighted dapat, lalo na kung mag-video meeting tayo. So, ayan. And lastly, kailangan sleep at usual times. It's a regular school day. Yan ang new normal. Regular school day yan by schedule. So, huwag kayong magpakapuyat. Okay. Then, ibaback mo na. Kasi nabasa mo na siya. Next, importante to. Classwork. Itong nasa gitna. Okay. Pag pinindot mo tong classwork, nandito lahat ng mga lessons
and everything. Ang pinakauna ay orientation. Anong laman ng orientation? Ayan. Rules for virtual classes, ito rin yon yung picture kanina ng expectations. Student info, ano to, ang sabi dito, type here your name and your Gmail. Pindutin mo yung student info. It's a Google Sheet kung saan mag-enter kayo ng inyong, halimbawa ito, babae ka. So, mag-enter ka ng last name, first name, middle initial, and Gmail na gamit mo. Kung lalaki ka naman sa mail. So, hindi mo yung mapipindot ng ganyan. Kailangan pindot tong parang pencil sa taas. And, diyan ka na mag-type. Ay, hindi. Hindi ito. Ay, ito pala. Yung hindi yung parang pencil ah. Yung may arrow going up para mag-open siya ng Google Sheets. Ayun. So, dito, pwede ka na mag-type. Let's say, sulit ko na lang pangalan ko dyan. Anak ko yung nandyan sa taas. Pinatrial ko na to sa kanya. Tapos, yung inyong Gmail. Ba't kailangan ng ganito, ma'am? Hindi ba... Ba't kailangan po? Ba't po kailangan ng ganito? Kasi, alam ko naman na ang iba sa inyo, ang mga Gmail names nyo ay kakaiba. Ay, hindi Yahoo, Gmail nga, Gmail. Ayun pa pala, ma'am, pwede bang Yahoo? Hindi po Gmail nga, kasi nga, Google Classroom nga tayo. Si Google Classroom ay hindi naman product ni Yahoo, di ba? Kaya Gmail talaga. So, ayan. At saka for recording purposes to, para every time mag-accomplish kayo ng mga activities, nare-record sa mismong pangalan nyo, no? Okay, so yan, your details. Okay, pag okay na siya, click nyo lang yung check sa my upper left corner. And then X nyo na yan, nakapag-enter na ba ako? Ma'am, wala pa ako doon, magbaback nga ulit ako. Titignan ko, ma'am, ba't wala pa ako? Mukha lang wala kayo dyan, pero nakapag-enter na kayo, okay? So yan, okay na yun. Next, paano ka magsasagot ng mga test? Sample quiz. Okay, yung sample muna. This is a sample quiz to help you in getting familiarized on how to answer quizzes, tests in Google Classroom. Don't worry, this is just a sample quiz and it is not recorded. Okay, click natin yung attachments. Yan ay Google Form. Okay, una-una, sa bawat quizzes ko, ganito talaga siya. May magtatanong dito ng inyong Gmail. So, itype nyo lang inyong Gmail. Lagi yan, always, all the time. Okay, then next. Then, password. This is to prevent the quiz from being shared to other students. Yes. Kasi ganun ako ka-meticulosa at ka-stricta. Okay? Bawat session, bawat section, bawat araw, ay inib ako ang password ng quiz. So, ibig sabihin, yung kaibang section na, uy, anong pinasagutan sa inyo ni ma'am? Ano mo naman sa akin, oh? Hindi nyo ma-access. Okay. So, ako magbibigay ng password. Ah, ma'am, saan ko makukuha yung password? Di ko alam. Aba, eh, bumalik ka dito sa ano? Sa stream. May ina-announce ko dyan kung ano yung password. Okay? So, ayun. Dito, ang password lang kasi nito ay 123456. Okay, next. Then, ito na yung quiz. So, ayan, this is the quiz. You are now about to begin. Click the answer of your choice. So, malalaman nyo dyan kung ilan ba ito lahat. So, walang number yan, okay? By the way, yan ay naka-randomized. Randomized questions, randomized options. So, pipili ka lang ng mga sagot. The best answer, syempre, basahin ang question. What if, ay, wait, ma'am, pwede pa bang palitan? Kasi parang feeling ko dapat ang sagot dito ay ito. Ay, ito, feeling ko ito. Ito ay yata to, or ito. Ay, hindi, sige, ito na lang. Okay, so ganun. Pwede pa kayo mag-changes niyan until hanggat hindi nyo nakiklik itong submit. Okay, pag sa tingin nyo okay na, wala na akong papalitan, click the submit button. From that one, pwede nyo nang makita yung score. View score. 0. Ang galing ko, no? 0. Ayan, makikita nyo na yung score nyo. And then, makikita nyo, ah, ito pala yung sagot dyan. Ito pala. Okay. So, magbaback ka. Open assignment. Classroom. Nasaan na siya? Nawala na siya. Basta,
Ayun. Ay, ito na pala. Ito na yung work mo, 2 over 5. Ayan, 2 over 5. Okay. So, ayun po. Ganon ka mag-answer ng quiz. Alright. Ngayon, sa unang pagkikita natin, mag-video call tayo using Google Hangouts. Ma'am, ano naman po yung Google Hangouts? Hindi ko po alam yon. Hangout. Type mo lang, Google Hangouts. Ito yan. I-install mo, video call yan. No? So, ayun. May times, alam ko ang gamit dito sa Google Classroom, Google Meet. Pero kasi ang Google Meet ay less and less na ang gumagamit nitong Google Meet. So anyway, hintayin na lang ang announcement ko dito sa stream kung anong gagamitin natin pag tayo nagkita. Okay? Then, next na yan. By the way, may nakatenggang diagnostic at pretest dyan. This is mandatory. Kailangan nyong gawin yan sa unang... Nakakaya muna ako, gutom na ako. Sa unang ano ng klase, unang meeting natin, kailangan ko yung diagnostic test para ma-diagnose ko kayo kung hanggang saang extent nyo, saang knowledge nyo. Ano ba yan? I'm so barok mag... Kung hanggang saang extent ang knowledge nyo sa CSS, o anong mga natutunan nyo last year. And then, yung pretest, syempre, some of these pwede nyo masagot. Alam nyo, pero most of these, hindi nyo alam. Kasi yan yung mga topic sa grade 10. Pero kailangan pa rin yan. Okay? It's for data services. I have a code. Basta. Ayun. Then, always scroll down kung ano yung mga topics na ipapagawa ko. Mag-a-announce ako sa stream kung ano yung topics na ipapagawa ko. Papa-aral ko. So, yun nga. For example, dito sa PECs. PEC na kasi ito. Topic 1. Topic 1 na una. Para ma-access nyo siya, pindutin nyo, ha? Kasi may mga attachments yan. This material is more of a reading one. You will be reading and understanding it on your own. It's a PowerPoint. Kiklik nyo, hayaan nyo lang siya mag-load. Scroll, basahin, intindihin, isa puso. Okay? Then back. Ano naman to? Topic 1 din. This is a video lecture. You will need to watch this video for you to fully understand the topic. Pindot yung attachment, it will go to YouTube. Yes, meron akong YouTube channel. Hi there, good morning. Wait lang. Ayun. At nandyan lahat ng mga lessons ko. Okay? Kailangan nyo bang panoorin to? I suggest yes, dahil ako mismo nag-explain dyan, mas maintindihan nyo siya. Okay. Next. Back. Nabasa mo na... Nakawatch ka na ng video. Anyway, yung mga videos lang naman ay ang pinakamahaba yata ang video na nagawa ko. 25 minutes. So far, ganun. Ngayon, pag na basa mo na siya, napanood mo na siya, ready ka na to access the quizzes. So, ganun po. Ganun ako magbigay ng lessons. Ngayong new normal, meron kayong reading material. May video lesson. Same content lang yung dalawang yun. And my quiz. Yung tatlong yun lagi siya. So, dapat mabasa muna, mapanood bago mag-take ng quiz. So, ayan, ganyan po mag-access ng Google Classroom sa inyong Android device. Okay? Expect na dadami yan kasi, syempre, maraming subjects kayo na i-join. So, yun lang. Maraming salamat and I hope to see you again next time. Bye!